Ngayong lumuluwag na ang mga COVID restrictions sa Ontario, maraming negosyante ang umaasang makabalik sa normal na operasyon at mas makatanggap pa ng tulong mula sa gobyerno. Kwento ng mag-asawang ito na may-ari ng isang music school sa Ajax, dagdag pa sa budget nila ngayon ang mga bagong gastos nila para sa cleaning supplies katulad ng tissue paper at hand sanitizers. Now we find ourselves having to kind of raise the prices a little bit because all these costs are extras. You know what, soon our teachers will say, hey, I can't afford my food bill. Can you pay me more? Ibinahagi din nila ang mga pagbabagong isinagawa nila para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante at masunod ang public health guidelines. Para sa kanila, mahalaga man ang mga natanggap nilang government grants, madali pa rin itong naubos dahil sa mga bagong gastusin. There's a corridor down here and the stipulation said that there has to be 2 meters between people going one way or the other. Our corridor is not even 2 meters wide. There's a HEPA filter in each room. We bought 300 white face towels and we are like washing them every night overnight and leaving them kind of. May pag-aalala din ang banquet hall owner na si Maria Garoche sa muling pagbubukas ng kanyang business. Matinding hamok ang paulit-ulit na lockdown sa kanyang negosyo na nakasalalay sa event bookings. Umaasa siya na mas maging madali ang pag-apply ng funding sa gobyerno at mabigyan ang mga business ng rapid testing kits at PPEs. They're giving the $10,000 grant, right? That's not a lot of money, but I would appreciate that. If you are running a big business, that is small, but it's still good because it's easy to get. But if you say, you know, if you want $40,000, that's not easy anymore. They make it hard for you. Ayon kay MP Richie Valdez na dati rin isang business owner, naiintindihan niya ang mga pagsubok na hinaharap ng mga negosyo. Giit niya, may mga ginagawa ang gobyerno para matulungan ang mga ito. In 2021 alone, we procured 120 million rapid tests to assist with distributing across all the different provinces. And in January alone, we are procuring 140 million rapid tests. So at the federal level, we are here to support, again, Canadians and local businesses. And then we will work with our different government levels to be able to distribute out those supplies out to Canadians. Pinanggit din ni Valdez ang dalawang bagong programang makakatulong sa mga businesses na may capacity restrictions. Ito ang Tourism and Hospitality Recovery Program at ang Hardest Hit Business Recovery Program. Sa kabila ng mga pagsubok sa muling pagbubukas ng ekonomiya, umaasa pa rin ang mga Filipino business owners na makabangon muli at patuloy na mapagsilbihan ang kanilang loyal customers. Para sa TFC News, Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto.